Ay mga katiktik, ano nga ba ang shadow ban? Pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang shadow ban. Way back before mga katiktik, nung nag-uumpisa pa lamang ako dito kay Meta, ay sobrang uso po niyang shadow ban na yan. Okay, so ano nga ba itong shadow ban na ito mga katiktik? Ang shadow ban po ay nililimitahan po ni Meta ang ating mga content or ang ating mga video na maiparating sa iba o yung pagtaas ng reach nito at ng engagement. Sa madaling salita, invisible, hindi po nakikita once na matamaan po ng shadow ban ang ating mga content. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng example mga katiktik ng shadow ban. Okay? Halimbawa, ang video mo nakaka-upload mo pa lang ay within 15 minutes, 20 minutes, or 30 minutes ay hindi pa rin nagkakaroon ng views, which is hindi normal na nangyayari po sa iyong account. Okay, halimbawa na lamang ako, nag-upload po ako ng video sa aking Reels. Okay, ngayon, lumipas po ang 15 minutes at 30 minutes, nagtataka na po ako ngayon, bakit hindi gumagalaw ang views niya or else wala talagang views, mga katiktik. So, sign po yan na na-shadow ban po ang video na yan. Okay, so meron pong paraan para malaman po natin kung na-shadow ban ba ang ating mga videos. Okay? Kung sa sarili mo po ay nakikita mo ang video na yan, once na tinamaan ang shadow ban yan, hindi po makakakita yung mga followers mo o yung mga viewers mo ng video na yan. Yes po mga tiktik, subukan mo pong gumamit ng ibang account at tignan mo po or i-search mo po ang video na yan sa account mo. Okay, confirm po yan, wala pong lalabas na video yan. Kasi nga, gumamit ka ng ibang account dahil nga na shadow ban yan, na invisible po yung video na in-upload mo at ikaw lang po ang nakakakita niyan. Hindi po yan malalagyan ng views at never na po yan malalagyan ng views once yan ay na shadow ban. Okay, saan nga ba nakukuha itong shadow ban na to mga katiktik? Etong sasabihin ko sa inyo way back before, ito po talaga yung dahilan ng mga nagko-cause tayo ng shadow ban. Okay, so sa sobrang paggamit po natin ng mga pictures dito kay Meta, halimbawa pakikipag-follow to follow. Okay, paggamit ng reaction, comment, share, diyan po natin nakukuha yan. Okay? Yung mga panahon pa yan mga katiktik nung nag-uumpisa ako ha. Dahil dati kasi mga katiktik wala pa pong mga recommendation at hindi pa uso po yung session expired na tinatawag. Kumbaga parang hinahayaan lang tayo ni Meta na patuloy tayong gumamit ng mga yan na susunod natin, sunod-sunod nating nagagamit at naaabuso na po natin mga katiktik. So nagkaroon po at nauso po yung session login expired. Patanda po na magpahinga na pa muna tayo sa paggamit ng mga features ni Meta. Okay, once na nangyari po sa inyong shadow ban na tinamaan po yung video na yan, ito po yung paraan mga katiktik para mawala po yan. Ang gagawin nyo lang po ay i-delete nyo po ang video na na-shadow ban. Kumbaga sa sumpa, kailangan pong putulin nyo kagad yan at hindi magtuloy-tuloy. Yes po mga katiktik, yan po ang dapat natin gawin. Dapat i-delete na po yan, pero dapat magpahinga na muna tayo ngayon. Palipasin nyo muna kahit mga isang araw bago kayo ulit mag-upload ng videos para po makita nyo po yung susunod na i-upload nyo ay hindi na yan masya-shadow ban dahil nakapagpahinga na rin po kayo sa paggamit ng mga feature ni Meta at hindi nyo na rin po yan na susunod-sunod. So mga katiktik, yan po yung mga panahon talaga na medyo yung mga tao is gamit ng feature ni Meta. So nagkaroon na nga tayo ng ngayong panahon natin ng mga ganyan na session login expired, which is alam na natin na dapat na tayo talagang magpahinga. Nagkaroon na rin po tayo ng recommendable sa mga content at sa ating mga profile. So nilalaman natin kung nire-recommend ba ni Meta yung ating mga video. Kasi nga, before, wala pa po yung mga yan. So dati nauso po yung shadow ban. At kapag naranasan mo yan, yun mo lang ang dapat mong gawin. Kung sakaling tamaan ka ng shadow ban, ay kailangan mo lang i-delete ang video na na-shadow ban.
Okay? So, pero pwede mo pa rin naman yung i-re-upload. Pero dapat iibahin mo na po yung format niyan. Lagyan mo na ng ibang dagdag para po hindi ma-detect nila Meta na nire-upload mo na ulit yung video mo na na-shadow ban. Okay, so meron po akong video kung bakit nga ba ako na shadow ban, and lalagay ko po sa comment section, baka interesado po kayong panoorin at makakuha po kayo ng idea o mas mapalawak pa po ang inyong kaalaman pagdating po dito sa shadow ban. Ngayong panahon natin ngayon, wala na po masyadong na shadow ban or wala na akong nakikitang report patungkol sa shadow ban. Okay, so kumbaga kasi mas ginagandahan pa nila Meta yung system nila. Syempre, always naman talagang nag-update sila Meta ng kanilang policy, kanilang mga system, kanilang mga features dito sa kanya. Mas pinapaganda pa po nila yung kanilang mga service dito sa atin. Okay, so kaya siguro ngayon, humina na po yung mga nakakaranas ng shadow ban. Okay, pero pag naranasan mo yan, yun lang ang gawin mo. Sigurado naman ako mawawala. Hindi ko siya matuturing na violation. Pwede siya maging violation, pero wala po siyang notification na tayo ay na-shadow ban. So, ang dapat natin gawin lang talaga dito is pakiramdaman po yung mga videos natin kung hindi naman normal na dapat yung pagkaka-upload pa nga lang natin. Meron na yung views, 50, 100, pero kapag zero po talaga or hindi gumagalaw as in wala pa sa 10, shadow ban po ang tawag dyan. Okay, so may mga content creator na nagtanong before kanila Meta support kung nag-exist ba ang shadow ban. Hindi po siya nag-exist, sabi po ng Meta support. Ito po kasi yung pagiging less visibility kung tawagin. So pinangalanan na lang din po ito ng mga nauna sa ating mga content creator na shadow ban at nagkaroon na nga ng ibig sabihin dito kay Google kung ano nga ba yung shadow banning. Okay, so malinaw po yan and hopefully sana po nakakuha kayo ng idea kung ano nga ba itong shadow ban na ito. And syempre, don't forget to follow Madam Tik Tik for more video tips and tutorial. Kikikikikikik!